Okay, before we start, let's all pray. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagpala namin ang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po inahabag sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasa. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagsama-sama upang makinig ng iyong salita at purihin ang iyong pangalan. Let us get the spiritual strength through the Word of God. Nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And also please teach us how to live as a born-again Christian. At pakiusa po, turuan mo po kami kung paano kami dapat mabuhay bilang mga born-again Christian. Especially, we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar from tomorrow. Lalo na po, dalangin po namin ang papalapit po namin Grand Bible Seminar na magsisimula bukas. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Kaya magawa nawa namin na maimbitahan yung aming kapamilya, kapitbahay at kaibigan. So that they will have a chance to listen to the God's word and then they will realize what is the real truth. At nang sa gayon sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos at maunawaan ng katotohanan. Although we are busy and also we have a many schedule, let us have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kahit po na kami yung mga abala at marami kaming dapat gawin, ngunit magawa nawa namin na mapriyoridad na maipangaral ang ebanghelyo sa maraming ligaw na kaluluwa. Let us cooperate one another and also let us achieve the will of God through our church. Nawa kami pong lahat ay magtulungan at makamit po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Today also, there are some brothers and sisters who are not able to join this Sunday sermon. Ngayon po sa Sunday sermon na ito, meron pong ibang brothers and sisters na hindi po nakadalo. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man sila, anuman ang kanilang ginagawa, nawa, maipagpatuloy po nila ang kanilang sinserong buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having some sickness or who are having some difficulties, please give them the more strength to overcome it. Kung meron pong mga brothers and sisters na meron pong kahirapan o pagdurusa, na pakiusap tulungan mo po sila upang malagpasan ang mga kahirapang iyon. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Sunday sermon hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Isaiah chapter 5. Buksan po natin sa Isaías chapter 5. From verse 1 to verse 7. Simula po sa verse 1 hanggang sa 7. Isaiah chapter 5, from verse 1 to verse 7. Okay, babasahin ko po. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal, tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol, kanyang binungkalan iyon at inalisan ng mga bato, at tinamnan ng piling puno ng ubas, nagtayo siya ng isang toreng bantayan sa gitna niyon, at humukay doon ng isang pisaan ng ubas, at kanyang hinintay na magbunga ng ubas, ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas. At ngayon, o mga mamamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Juda, hatulan ninyo, hinihiling ko sa inyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Sino ang nakakaalam bakit nang aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, ito'y nagbunga ng mga ligaw? Ngayon aking sasabihin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang halamang bakod niyon at ito'y susunugin. Aking ibabagsak ang pader niyon at ito'y magiging lupang yapakan. Aking pababayaan sira, hindi aalisan ng sanga o bubungkalin man, magsisitubo ang mga dawag at mga tinik, aking ding iuutos sa mga ulap na wag nila itong paulanan ng ulan, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang mga tao ng Juda at ang kanyang maligayang pananim, at siya'y naghintay ng katarungan, ngunit narito pagdanak ng dugo ng katwiran, ngunit narito pagdaing.
Today, we are going to think about this passage and we will get some spiritual lessons. Kaya po ngayon, pag-aaralan natin yung mga talatang ito at kukuha tayo ng mga aral. As you know well, from tomorrow, we are going to conduct a grand Bible seminar. Gaya po ng inyong alam na bukas, magsasagawa po tayo ng grand Bible seminar. I believe many of our brothers and sisters also praying for this coming, this grand Bible seminar. Ako din po ay naniniwala na yung ating mga brothers at sisters ay ipinanalangin ang Bible seminar po nating ito. Although we are busy and also we have a many schedule, we should have a priority to attend this grand Bible seminar all together. Kahit po na tayo ay mga abala at marami tayong kailangang gawin, ngunit gawin po nating prioridad na makadalo po tayo sa grand Bible seminar natin. And also we should do our best to evangelize our family members, friends and neighbors. At gawin po natin yung makakaya natin na ma-evangelize yung ating pong kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. When we bear a lot of the fruits through our Christian life, our Lord shall be glorified and our Lord shall be pleased. Kapag tayo po ay nagkaroon ng maraming bunga sa ating buhay Kristiyano, kung gayon yung Panginoon at yung siya po ay magkakaroon ng kagalakan at ng kasiyahan. So, here, through this Isaiah chapter 5, we are going to think about the fruitful life in our Christian life. Kaya po dito sa Isaías chapter 5, pag-iisipan po natin yung buhay Kristiyano na mabunga. Here, verse 7 says, "The vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel." Sabi nga po sa verse 7, "Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel." "And the men of Judah are his pleasant plant." At ang mga tao ng Juda ay ang kanyang malagayang pananim. Yeah, there is the vineyard. This is the house of Israel. It means the Israel. Kaya meron po ditong ubasan at tumutukoy po ito sa Israel. And God planted the choicest vine. This means the men of the Judah, Israelites. At sabi po dito na pinili ng Diyos, itinanim niya yung mga piling puno ng ubas, itumutukoy po ito sa mga tao ng Judah. Farmer planted the choicest vine in his vineyard and he expected the good fruits. Yung magsasaka, itinatanim po niya yung mga piling puno ng ubas at umaasa siya na magkakaroon ito ng bunga. Yes, of course, it is natural. In case of the farmer, if he plant the good choicest vine, or the good tree, he will expect the good fruits. Opo, normal po ito na kapag ikaw ay nagtanim ka ng mga piling puno, aasahan mo na magkakaroon ito ng bunga. What is our Christian life? Since we get salvation, if we have a normal Christian life, we will grow in the faith and then we can bear the fruits. Ano ba yung ating buhay Kristiyano? Pagkatapos nating maligtas, tayo ay nagpatuloy sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay lumago, tayo ay magkakaroon ng maraming bunga. Before we get salvation, we were not able to bear any kind of the good fruits. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay hindi nagkakaroon ng bunga. Because Bible says, Matthew chapter 7, good tree will bear good fruits, and bad tree will bear bad fruits. Dahil sabi nga po sa Mateo chapter 7 na ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti. But, since we get salvation, we became the good tree. That's why, through our Christian life, we should bear good fruits. Ngunit pagkatapos nating maligtas, tayo po ay naging mabuting puno, kaya naman, tayo po ay nagbubunga ng mabuti. Please mark here, Isaiah chapter 5, and let's open the Bible, Colossians chapter 1, verse 6. Tignan po natin sa Colossians chapter 1, sa verse 6. Colossians chapter 1, verse 6. Colossians chapter 1, sa verse 6. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang dumating sa inyo, gayon din naman, kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan, ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. We are very familiar with this verse, right? That when we get the salvation, we know there is the day of salvation, which is the spiritual birthday. Pamilyar po sa atin yung talata na ito, simula po nang tayo ay naligtas, tayo rin po ay nagkaroon ng araw ng kaligtasan, ito po yung espiritual na kapanganakan natin. As the Bible says, since the day you heard and knew the grace of God in truth. Kagaya po ng sinabi ng Biblia, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. In order to get salvation, first, as the Bible says, Ephesians chapter 1, verse 13,
We must hear the true gospel, gospel of salvation. Kaya bago tayo naligtas, kagaya po ng sinabi sa Efeso chapter 1 verse 13, nang marinig ninyo ang ebanghelyo ng kaligtasan. When you clearly understand what is the true gospel and then what Jesus Christ did for me, and then we will realize the grace of God. Kaya kapag naunawaan natin ang tunay na ebanghelyo, kung ano yung ginawa ni Hesukristo para sa atin, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. That's why here, since the day you heard and knew the grace of God in truth, it means when you realize the true gospel. Kaya sabi po dito, mula nang maunawaan ninyo ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ibig sabihin, ito yung araw ng kaligtasan. So, it has also in all the world, and then is bringing forth fruits. From that time, the you will grow, and then you will bear the fruits. Sabi nga din po, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, kayo ay nagkakaroon ng bunga. So, what's the salvation? Salvation is the beginning of life. Kaya ano yung kaligtasan? Kaligtasan, ito yung simula ng buhay. Being born again means, before we are born again, our spirit was dead. Yung ibig sabihin po ng born again, bago tayo na born again, yung ating espiritu, ito ay patay. But as the Bible says, the John chapter 5 verse 25, when you hear the voice of the Son of God, your dead spirit was lived again. Ngunit kagaya po ng sinabi sa 1 chapter 5 verse 25, nang marinig ninyo ang tinig ng anak ng Diyos, ang inyong kaluluwa ay nabuhay. That was the beginning of life. Ito po yung simula ng buhay. Yeah, since we get salvation, we have started the new life in Christ. Opo, simula nang maligtas tayo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay kay Kristo. For example, when you plant the seed on the ground, if the seed is the living seed, it will be sprout and then it will grow more and more. Halimbawa, kapag ka nagtanim ka ng binhi ng isang buto sa lupa, ito ay magkakaroon ng uhay, lalaki, lalago at magkakaroon ng bunga. And there will be the flower and finally there will be also the fruits. At pagkatapos magkakaroon siya ng mga bulaklak at kalaunan ay bunga. So, Matthew chapter 13 also is talking about the sowing parable. So, there are four different types of the ground. Sa Mateo chapter 13, tinukoy din po doon yung apat na klase ng lupa at meron po doong apat na klase ng lupa. First is the wayside. Wayside, many people, they are working and then they tread upon the ground. That's why the ground, the wayside is very hard. The seed cannot grow. Yung pinakaunang klase po ng lupa doon, yung tabing daan nilalakadan ito ng mga tao at yung lupa na iyon, dahil doon, ito ay matigas. And number two, the stony way. Stony way, because of the many stones, this seed also cannot grow the properly. At pangalawa naman, yung mabato, kaya nga dahil yung lupa na iyon ay maraming bato, kaya hindi lumalago, hindi lumalaki yung binhi. And number three, in the middle of the thorn. At pangatlo naman, sa gitna ng tinikan. Although the seed sprout, if it is covered with the thorn, this seed cannot grow also properly. Kahit na tumubo yung binhi na iyon, pero dahil meron itong mga nasa gitna ito ng tinikan, hindi ito lalaki ng maayos. Yeah, there are also some people, when they attended the Bible seminar, it seems like they realized the gospel. Kaya kagaya po nito, meron din po mga tao na dumadala ng Bible seminar na tila ba talagang naunawaan nila yung ebanghelyo. So, one or two times they attend the church. Mga isa o dalawang beses, dumadalo sila ng church. Yeah, a couple of times. But after that, when they face some difficulties or problems in their Christian life, they stop. Mga ilang panahon, dumadalo sila, pero kapag naranasan nila yung mga kahirapan at pagdarusa sa kanilang buhay Kristiyano, tumitigil sila. And they have so many worries about their life and in this world. At marami silang alalahanin sa kanilang buhay sa mundong ito. In the case, this seed also cannot grow well. That's why cannot bear the fruits. At kung magkaganon po, yung binhi na ito, ito rin ay hindi lalaki ng maayos at hindi siya magbubunga. But number four, when the seed fell on the good ground, this seed will grow and then will bear a lot of fruits. Pero pag yung binhi ay nahulog sa isang mabuting lupa, ito ay magkakaroon ng uhay, lalaki at magkakaroon ng maraming bunga. So this is the true salvation, number four, when the seed fell on the good ground. Kaya yung ikaapat, ito po yung kaligtasan, yung tunay na kaligtasan, yung nahulog sa mabuting lupa. So when some people attend the Bible seminar, although they have a testimony, they get the salvation, but we need to have a time to observe
the his Christian life, whether he will really continue his Christian life or not. Kaya pa kapag may mga tao na dumadalo sa Bible seminar, kahit na siya ay nagpapatotoo na siya ay naligtas, ngunit kailangan po natin ng panahon upang siya ay obserbahan kung talaga bang siya ay magpapatuloy. Because Jesus said, through the fruits, we may know them. Dahil sabi po ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala natin sila. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? If there is no any fruits, how can we believe whether he is really saved or not? Kung wala pong bunga, paano po tayo maniniwala kung siya ba ay talagang ligtas o hindi? If he is really saved, he will grow in the faith and then he will bear the fruits through his life. Kung siya ay ligtas, siya ay tunay na siya ay lalago sa pananampalataya at siya ay magkakaroon ng bunga sa pamamagitan ng kanyang buhay. But if you look at Isaiah chapter 5, God planted the choicest vine in his vineyard, and then he expected the good fruits from this choicest vine tree. Pero titingnan po natin doon sa Isaías chapter 5, yung Diyos, siya ay nagtanim ng mga piling puno ng ubas at siya ay umaasa ng bunga mula doon. Okay, let's go back to Isaiah chapter 5. Ngayon, balikan po natin Isaías chapter 5. Verse 1-2. Simula po sa verse 1 hanggang 2. Now let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. My well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. He dug it up and cleared out its stones and planted it with the choicest vine. He built a tower in its midst and also made a wine the press in it. So he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. What happened? God prepared everything, and then God provided also necessary things for the Israelites, and then expected the good fruits from the Israelites. But they bore the wild grapes. Wild grapes means, it is very the poor quality grapes. We cannot eat. Kaya po ano po yun nangyari? Yung Diyos, inihanda po niya yung lahat ng mga bagay. Ginawa niya yung lahat ng mga bagay para sa mga Israelita, sila ay kanyang iningatan at inalagaan at siya ay umaasa ng mabuting bunga mula sa kanila. Ngunit ano po yun nangyari? Sila ay nagbunga ng ligaw na ubas. Ibig sabihin po ng ligaw na ubas, ito yung mababang uri ng klase ng ubas at hindi ito maaaring kainin. When we study the history of Israel, we can understand how much God performed the great miracle toward Israel. Sa pamamagitan po ng kasaysayan ng Israel, nakita po natin kung paano gumawa ng maraming himala yung Diyos sa kanila. Israelite, they had a slavery life in Egypt for 400 years. Yung mga Israelita, nakaranas sila ng pagkaalipin sa loob ng 400 years. And God sent the Moses and then saved them from the Egypt. At sinugo ng Diyos si Moises at iniligtas sila upang ilabas sila sa Ehipto. And God divided the Red Sea and the Israelite, they crossed the Red Sea. At hinati ng Diyos yung dagat na pula at tumawid sila sa dagat na pula. And while the Israelites, they were staying in the wilderness for 40 years, actually there was no food and there was no water. At habang nananatili sa ilang yung mga Israelita sa loob ng 40 taon, sa katunayan walang tubig at pagkain doon. But God opened the rock and then God let them drink the water in the wilderness. Ngunit yung Diyos, biniyak niya yung bato at umapaw ng tubig doon sa ilang. And also God gave them the manna every morning. At yung Diyos, nagbibigay din ng mana sa kanila tuwing umaga. That's why God fed all the Israelites in the wilderness with the water and with the manna. Kaya naman, sa pamamagitan ng mana at ng tubig, pinakain ng Diyos ang mga Israelita sa ilang. And God expected the good fruits from the Israelites, but whenever there is the chance, Israelite, they disobey the God's word and then they worship the idols instead of God. At siya ay umaasa na yung mga Israelita, sila ay magbubunga ng mabuti, ngunit sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, sila ay sumusuway sa salita ng Diyos at sumasamba sila sa mga Diyosan sa halip na sa Diyos. Okay, look at verse 3 and 4. Tignan po. Isaiah chapter 5, verse 3 and 4.
Tingnan po natin sa verse 3 hanggang 4. Babasahin ko po. At ngayon, o mga mamamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Juda, hatulan ninyo, hinihiling ko sa inyo, ako at ang aking ubasan, ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Sino ang nakakaalam bakit ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, ito ay nagbunga ng ligaw na ubas? Yeah. So, why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? This is really a serious problem. Yeah, God provided them the everything what they are necessary. Kaya ginawa po ng Diyos yung lahat ng mga bagay na kinakailangan upang sila ay magbunga ng mabuti. But the Israelite, they bore the wild grapes instead of the good fruits. Ngunit yung mga Israelita, sila po ay nagbunga ng ligaw na ubas sa halip na mabuting bunga. So, we should remember because of this disobedience of Israelite, they also received a lot of the punishment and also they experienced the tribulation through their history. Kaya dapat po maunawaan natin sa pamamagitan po nito, yung mga Israelita, sa kanilang kasaysayan, nakatanggap sila ng napakalaking pagdarusa at kapighatian. So, Bible says, verse 5, Isaiah chapter 5, verse 5, "And now, please let me tell you what will I do to my vineyard. I will take away its hatching, and then it shall be burned, and then break down its wall, and it shall be trampled down." Ngayon aking sasabihin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang halamang bakod niyon at ito'y susunugin. Aking ibabagsak ang pader niyon at ito'y magiging lupang yapakan. Since Israelite, they enter the land of Canaan. Israelite, they committed a lot of sin and also they worshiped idols. That's why God made other nations strong and then invade the Israel. Simula nang makapasok ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan, yung mga Israelita sila ay patuloy na sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya naman yung Diyos pinalakas niya yung mga kaaway ng Israel upang sila ay parusahan. It means God punished the Israelite through the hands of the other strong nations. Ibig sabihin po nito na pinaparusahan ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan ng malakas na kamay ng kanilang kaaway. Although God sent a lot of the prophet and his servant, but Israelite, they did not listen to the God's word. Kahit na sinusugo ng Diyos yung kanyang mga lingkod na mga propeta, ngunit yung mga Israelita, hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Yeah, Jeremiah chapter 7, they stiffened their neck and they did not listen to the God's word. Pinatigas nila ang kanilang mga liig at hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. As a result, the North Israel was destroyed by the Assyria and South Judah also destroyed by the Babylon. Bilang resulta po nito, yung mga Israelita sa hilagang Israel, sila ay winasak ng bansang Assyria at yung Judah naman, ito ay winasak ng Babylonia. Yes, we know this history. The Israelite, because of their disobedience, they became the captivity by the Babylon for 70 years. Opo, alam po natin ang kasaysayan na ito na dahil sa pagsuway ng mga Israelita, sila ay binihag ng Babylonia sa loob ng 70 years. So, whenever we study the history of Israel, we also should look back our Christian life. Do I really obey to the God's word or disobey to the God's word? Kaya sa tuwing pinag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Israel, kailangan ay manalamin din tayo sa ating buhay Kristiyano kung tayo ba ay sumusunod sa salita ng Diyos o hindi. After we get salvation, if we really become the good tree, we should grow in the faith and then we should bear the fruits. Kung pagkatapos ng kaligtasan, kung tayo ba ay lumalago sa pananampalataya at kung tayo ay nagbubunga ng mabuting bunga. Yes, as God expected the good fruits from the Israelite, God also expect the good fruits from us. Kaya kung paanong inaasahan ng Diyos na magbunga ng mabuti ang mga Israelita, inaasahan din niya na magbubunga tayo ng mabuti. Let's open the Bible, Luke chapter 13. Tignan po natin sa Lucas chapter 14. Chapter 13. Lucas 13, Kapitulo 13. Lucas, chapter 13, sa verse 13. Okay, from verse 6 to 9.
Simula po sa verse 6 hanggang 9. Babasahin ko po. Isinalaysay niya ang talinhagang ito. Ang isang tao ay may isang puno ng ubas na nakatanim sa kanyang ubasan. Siya'y pumunta upang maghanap ng bunga roon, subalit walang nakita. Sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tignan ninyo, tatlong taon na akong pumaparito at humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong makita. Putulin mo ito, bakit sinasayang nito ang lupa?" At sumagot siya sa kanya, "Panginoon, hayaan mo muna sa taong ito, hayaan ang aking hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng mga pataba. At kung ito ay magbunga sa susunod na taon ay mabuti, subalit kung hindi ay maaari mo na itong putulin." Yes, this parable said by Jesus. Ito pong talinhaga na ito, sinabi po ito ni Jesus. Yeah. Parable of the barren fig tree. The fig tree does not have any fruits. Kaya po dito, yung talinhaga ng puno ng igos na walang bunga. As you know well, there are three kinds of the tree which represent Israel in the Bible, which is the vine and the fig tree, and the other one is the olive tree. Gaya po ng inyong alam, sa Biblia, tatlong klase po ng puno yung lumalarawan sa Israel. Pinakauna yung puno ng ubas, puno ng igos, at puno ng mga olibo. This fig tree also implies the nation, the Israelites. So this fig tree was planted, and then the farmer expected the fruits from the fig tree, but there was no any fruits. Kaya dito po yung puno ng igos, lumalarawan din po ito sa mga Israelita, at yung master, siya ay paulit-ulit nang pumaparoon, ngunit wala siyang makitang bunga sa puno ng igos. Verse 7, "Then he said to the keeper of his vineyard, 'Look, for 3 years I have come seeking fruits on this fig tree, and find none. Cut it down. Why does it use up the ground?'" Sabi nga po dito sa verse 7, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tignan ninyo, tatlong taon na akong pumaparito at humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong makita, putulin mo ito, bakit nito sinasayang ang lupa?" Yes, Jesus Christ had a public life in Israel 3.5 years. More than 3 years. Si Jesu Cristo po, siya ay nagkaroon ng pampublikong buhay ng higit sa 3 taon. He healed the leper, and also he opened the eyes of the blind, and also he healed the lame. Pinagaling niya yung bulag, yung lumpo, at pinagaling, nilinis ang mga ketongi. Even though he raised the dead person. Maging yung pagbuhay sa mga patay ay ginawa niya. Yeah. Although Jesus Christ taught the Israelite for 3.5 years, but Israelite, they were not able to bear the fruits at the time. Kahit po na si Jesu Cristo, siya ay nagturo sa mga Israelita ng mahabang panahon, ngunit nung panahon na iyon, yung mga Israelita, wala silang bunga. And finally, Israelite, God's chosen people, they crucified Jesus Christ on the cross. At sa huli, yung mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos, ipinako nila sa krus si Jesu Cristo. Because of this, the Israel was destroyed by the Rome. Kaya dahil po dito, yung mga Israelita, sila ay sinakop ng Roma. Yeah, especially in AD 70, Roman General Titus invaded Jerusalem, and then he killed 1.1 million Jewish people. Lalo na po si Roman General Titus noong AD 70, noong pinatay po niya 1.1 na milyon na mga kataos ng Israel. And then after that, they were scattered all over the world. At pagkatapos po nun, sila ay kumalat sa buong mundo. And then so world was following them to kill. At yung tabak palaging sumusunod sa kanila upang patayin sila. So, God, at the first time, God gave them a lot of chance, and then God protected them. But when the Israelite disobeyed the God's word continuously and then committed sin, yeah, God removed the protection. Yeah, there was no more God's protection. Kaya po, wala na pong pagkakataon na ibinigay sa kanila nung sila ay patuloy na sumusuway sa salita ng Diyos, at wala na silang protection na nanggagaling sa Diyos. For example, in case of the vine tree, if the vine does not have any fruits, it is useless. Para po sa puno ng ubas, kapag ang puno ng ubas ay walang bunga, ito po ay walang silbi. Isaiah chapter 5, why God compared the Israelite to the vine? Sa Isaiah chapter 5, bakit kinumpara ng Diyos yung mga Israel sa isang puno ng ubas? In case of the tree of the vine, if it does not bear any fruits, it is the useless tree.
Dahil kapag yung puno ng ubas, ito ay hindi nagbubunga. Ito po ay walang kwentang puno. Let's open the Bible, Ezekiel chapter 5. Tingnan po natin sa Ezekiel chapter 5. Chapter 15, Ezekiel chapter 15. Sa Ezekiel chapter 15. From verse 1 to verse 3. Simula po sa verse 1 hanggang 3. Babasahin ko po. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, sa ano nakakaalam, nakakalamang ang puno ng baging sa alinmang puno ng kahoy, ng sanga ng puno ng baging na nasa gitna ng mga punong kahoy sa gubat, makakakuha ba ng kahoy doon upang gawing anuman, o makakakuha ba roon ang anumang tao ng tulos upang mapagsabitan ng anumang kasangkapan? Yeah. So, is wood taken from it from make any object? Or can man make a peg from it? It hang any vessel on it? So, in case of this vine tree, if it cannot bear any fruits, it is the useless. Kaya po kapag ang puno ng ubas, ito ay hindi nagbubunga. Ito po ay walang silbi na puno. According to John chapter 15, Jesus also gave us the parable through the vine tree. Jesus is the vine, and we are the branch. Ikinumpara nga din po ni Jesucristo doon sa 1 chapter 15 na siya ang puno at tayo naman ang mga sanga. As a branch, if we cannot bear any fruits, it is also useless. Kaya kung tayo bilang mga sanga hindi tayo nagbubunga, it ganito din, tayo din ay walang silbi. So as a born-again Christian, we need to examine ourselves whether we are bearing through the good fruits or not through our Christian life. Kaya bilang mga born-again Christian, sa ating buhay Kristiyano, kailangan isiriin natin ang ating sarili kung tayo ba ay nagbubunga o hindi. Since we get salvation, after 2 years or after 3 years later, still there is no any fruits. This is really tragedy or the miserable life. Kaya kung pagkatapos ng kaligtasan, pagkatapos ng 1 o 2 taon, at kung hindi tayo nagbubunga kung gayon, napakalaking problema po nito at ito ay talagang problema at trahedya. Let's open the Bible, Titus chapter 3. Tignan po natin sa Tito chapter 3. Titus chapter 3 verse 14. Chapter 3 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Yeah. And let our people also learn to maintain good works to meet urgent need, that they may not be unfruitful. They may not be unfruitful. So if they cannot bear any fruits, it is useless. Kaya po, sabi po dito, upang hindi sila mawala ng bunga, kaya kapag nawalan sila ng bunga, ito po ay walang kahulugan. 2 Peter chapter 1. Tignan po natin sa 2 Pedro chapter 1. Verse 8. 2 Peter chapter 1 verse 8. Or so, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. For if these things are yours and then abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So here is also, if we cannot bear any fruits in our life, we cannot say we are having a true Christian life. Kaya kapag hindi tayo nagbubunga sa ating buhay Kristiyano, hindi po natin masasabi na nagkakaroon tayo ng maayos na buhay Kristiyano. And let's think about what's the reason of no fruits? At pag-isipan po natin, ano ba yung dahilan kung bakit wala silang bunga? Let's open the Bible, Galatians chapter 6. Tignan po natin sa Galatia chapter 6.
Galatian chapter 6, verse 7 and verse 8. Galatia chapter 6, simula po sa verse 7 hanggang 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang hiyasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Do not be deceived. God is not mocked. What does it mean? Maybe you may deceive other people. Maybe you can pretend be holy in front of the brothers, sisters, and then outside, if you are commit any kind of sin or you have the worldly life, maybe you can deceive others, but you cannot deceive God. Sabi po, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Kaya po, marahil pwede tayong mandaya sa ibang mga tao kapag nasa church, tayo ay banal, tayo ay maayos. Ngunit sa labas, tayo ay gumagawa ng kasalanan at mga makasanlibotang mga bagay. Kung gayon, maaaring iyong iba pwede nating lokohin, ngunit yung Diyos, hindi natin siya madadaya. Bible says, for whatever a man sows, that he will also reap. Sabi po ng Biblia, sapagkat ang anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. This is the truth. So, verse 8, for he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Ito po ay totoo, sabi po sa verse 8, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit as ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. We can understand through this passage, what you are sowing, also you shall reap. Sa pamamagitan ng talatang ito, mauunawaan natin na anuman ang iyong ihasik, ito rin ang iyong aanihin. What does it mean? If you are spending much more time for your physical life, of course, you will reap corruption from your flesh. Ibig sabihin po nito na kapag mas nagtuon ka sa iyong physical na buhay, mas naghasik ka doon, kung gayon mula doon, mag-aani ka ng kasiraan. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Ngunit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So where you spend your time and the money will decide your fruits. Kaya kung saan mo ginugugol ang iyong salapi at oras, dito ka magkakaroon ng bunga. If you are spending your time, if you are spending your money only for the physical things and flesh life, of course you will reap only the corruption. Siyempre, kapag mas ginugol mo yung iyong panahon, yung iyong salapi sa physical na mga bagay, sa mga buhay, sa mga bagay ng laman, kung gayon, mag-aani ka ng kasiraan. Nothing remains in your life. Walang anumang matitira sa iyong buhay. But true Christians, they will sow for the Spirit. That's why they shall reap many the spiritual things and everlasting life. Ngunit yung mga tunay na Kristiyano, sila ay naghahasik sa Espiritu, kaya naman sila ay magbubunga ng marami, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, first, we need to think about the matter of our faith. Kaya pag-isipan po natin ang ating sinasampalatayanan. Bible says, Hebrews chapter 11, verse 6, without faith, it is impossible to please Him. Sabi nga po sa Hebreo chapter 11, na kung walang pananampalataya, ay hindi maaari na makapagbigay lugod sa Kanya. What does it mean? Without faith, it is impossible to please Him. Ibig sabihin po nito, kung walang pananampalataya, hindi ito magbibigay lugod sa Kanya. Everything starts from the true faith. Ang lahat ng mga bagay nagsisimula sa tunay na pananampalataya. Those who really get the salvation, yes, we can say he has a true faith. Ang tunay na naligtas, masasabi po natin na siya ay mayroong tunay na pananampalataya. But if you don't have any faith, you cannot have a good Christian life. Of course, you cannot grow in the faith and you cannot bear any fruits in your Christian life. Ngunit kapag ka ikaw ay hindi tunay na ligtas, kung gayon wala kang tunay na pananampalataya, hindi ka lalago sa iyong buhay Kristiyano, sa iyong pananampalataya at hindi ka magbubunga. That's why Jesus also mentioned about the faith through the Matthew chapter 7. Kaya nga po, binanggit din ni Jesucristo ang tungkol sa pananampalataya doon sa Mateo chapter 7. There are two kind of builders, those who built his house on the rock
and those who built his house on the sand. Mayroong dalawang tao na nagtatayo ng kanilang bahay, yung isa sa ibabaw ng buhanginan, yung pangalawa sa ibabaw ng bato. When the real faith shall be rebuilt. Kailan ba darating o makimahayag ang tunay na pananampalataya? In the normal situation, both of them, it looks like their house, two houses looks okay. Sa normal na sitwasyon, walang problema. Yung dalawang bahay ay walang problema. But when the difference shall be revealed, when the rain descend and the flood came, there shall be difference. Ngunit, kailan po makikita yung pagkakaiba kapag dumating na yung ulan at nagkaroon ng baha? What will happen? Those who built his house on the sand. Ano po ba yung mangyayari doon sa tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan? Yeah, sometimes here in the Philippines also, when the typhoon comes or heavy rains, there will be the landsliding and then sometimes the house fall down and then people die. Minsan po sa Pilipinas, kapag mayroong napakalakas na ulan at nagkakaroon ng landslide, bumabagsak yung mga bahay, mayroon ding mga namamatay. Those who built his house on the sand, it does not have any strong foundation. That's why the house shall fall down. Yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, walang matibay na pundasyon yung bahay, kaya naman madali itong bumagsak. But what about those who built his house on the rock? Ngunit paano naman po yung bahay na nagtayo sa ibabaw ng bato? This rock is very strong foundation. So although there is heavy rain and then flood came, no problem. Yung bato na ito ay matibay na pundasyon, kaya kahit na umulan, bumaha, ngunit ito po ay matibay. Bible says, according to 1 Corinthians chapter 3, this foundation is Jesus Christ. Sinabi po doon sa 1 Corinto chapter 3 na ang pundasyon na ito, ang batong ito ay si Jesucristo. So what does it mean? Those who have a true faith in Jesus Christ, although they face some trials and difficulties in their Christian life, they can continue their Christian life. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Kahit na sila ay mayroong kahirapan o pagdurusa na nararanasan, ngunit dahil sa kanilang tunay na pananampalataya kay Jesucristo, sila po ay magiging matibay. Look at the life of the Israelites while they were staying in the wilderness. Tignan po natin yung buhay ng mga Israelita habang sila ay nananatili doon sa ina. At the first time, after Israelite experienced the Red Sea crossing, I think the most of the Israelites, they were impressed because of the God's wondrous works. Kaya po nung una, nang lumabas o tumawid sa dagat na pula yung mga Israelita, sila po ay talagang namangha at sila po ay talagang nanggilalas dahil sa gawa ng Diyos. Yeah, while they are passing the Red Sea Cross, the Red Cross, they might thought, oh, God is really wonderful. God is amazing. God divided the Red Sea and now we are crossing this Red Sea. Kaya talagang habang sila po ay tumatawid sa dagat na pula, talagang sila ay namamangha, sila ay nanggigilalas, sila po ay namangha dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. But after 3 days later, when they are walking in the wilderness, there was no water and there was no food. Ngunit pagkatapos po ng 3 araw, habang sila ay naglalakad sa ilang, walang tubig at wala din silang pagkain. So what was the attitude of the Israelites? Kaya ano po yung naging asal ng mga Israelita? Israelites, they started to complain. Ang mga Israelita, nagsimula po silang magreklamo. Yeah, Bible says the people murmured against Moses, "What shall we drink?" Kaya yung mga tao, sila ay nagiyakan kay Moses, "Anong aming iinumin?" They against it Moses. And then they complain to God. Why God brought us here in this wilderness? There is no water. There is no food. Kaya lumapit sila kay Moises at nagreklamo sila sa Diyos. Bakit sa ilang na ito walang pagkain, walang tubig? They didn't have the true faith in God. That's why whenever they face some small difficulties or some small problems, they will start complain. Sila ay walang tunay na pananampalataya sa Diyos, kaya naman kapag dumarating yung mga maliliit na mga problema o suliranin, madali silang magreklamo. In our Christian life, it is also same. If we don't have the true faith, whenever we face some trials and difficulties, yeah, some people, they will fall down or they will complain. Ganun din po sa ating buhay Kristiyano, kapag wala tayong tunay na pananampalataya, kapag dumarating yung mga maliit na problema, madali tayong magreklamo. And also, why the Israelites, they were not able to bear the
fruits through their life? At isa pa po, yung mga Israelita, bakit hindi sila nagkaroon ng bunga sa kanilang buhay? Let's go back to Isaiah chapter 5. Balikan po natin yung Isaías chapter 5. From verse 11 and 12. Simula po sa verse 11 hanggang 12. Isaiah chapter 5, verse 11 and verse 12. Okay? Basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab sa ang alak sa kanila, sila'y may lira at alpa, pandereta at plauta, at alak sa kanilang mga kapistahan, ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang mga gawa ng kanyang mga kamay. Yeah, in the days of Isaiah, the Israelite, they also love the physical pleasure rather than the works of God. Ang mga Israelita din po sa panahon nila, mas gusto po nila yung mga makasanlibotang mga bagay kaysa sa mga gawa ng Diyos. That's why they prepare the harp, the strings, the tambourine, and flutes. So many the musical instruments for their physical pleasure. Kagaya nga po nito na sila ay gumawa ng lira, alpa, pandereta at plauta para po sila ay, para po sa kanilang physical na pagnanasa. And also they prepare the wine. At isa pa, sila rin po ay naghanda ng alak para sa kanilang kapistahan. Yeah, nowadays also same, right? For example, when you have any birthday party, you will borrow bidyoke and then you will prepare so many delicious food. Kaya ganun din naman po, kapag ikaw ay magkakaroon ng isang birthday party, ikaw ay magkakaroon ng karaoke, o kaya naman ay maghahanda ka ng maraming pagkain. Yeah, for example, they prepared a lot of things for their physical life, but they didn't have any interest on the works of the Lord. Kagaya po nito, sila ay maraming inihandang bagay para sa kanilang mga physical na bagay, ngunit para sa gawa ng Panginoon, wala silang ginawang anuman. Yeah, verse 12, but they do not regard the work of the Lord, nor consider the operation of His hands. Kagaya nga po ng sabi dito, na hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon, o minasdan man nila ang mga gawa ng kanyang mga kamay. Yes, this is the reason why the Israelites, they were not able to bear the fruits of their life. Opo, ito pa yung dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng bunga ang mga Israelita. They only focused on their physical life and then they loved the physical pleasure. Sila ay nagtuon lamang ng pansin sa kanilang physical na buhay at sila ay gumawa ng mga bagay para sa kanilang physical na kalayawan. But they didn't have any interest in the works of the Lord. Ngunit sila ay walang interest para sa gawa ng Panginoon. Nowadays, it is also same. For example, whenever there is any birthday party or wedding ceremony, when you are invited, you are willing to join. Ganon din naman po sa panahon natin ngayon, kapag ikaw ay mayroong birthday party at ikaw ay nag-imbita, talagang gusto nilang pumunta. But what about how much do you have interest in the works of the Lord? Pero paano kaya gaano kalaki yung inyong interest para sa gawain ng Panginoon? Yeah. So, for example, from tomorrow, we are going to start the Grand Bible Seminar. Halimbawa po, bukas magkakaroon po tayo ng Grand Bible Seminar. This Grand Bible Seminar, all the our Manila Central Church brothers and sisters, we should cooperate to one another and also we should pray together to save many lost souls. Sa Grand Bible Seminar po na ito, yung lahat ng mga brothers and sisters sa Manila Central Church, dapat po na tayo ay dumalo at tayo ay magtulungan para po magawa ito. Although we are busy, we should have a priority to attend this Grand Bible Seminar. Why? In order to bear the good fruits through our evangelism. Kaya bakit po kailangan na tayo ay dumalo sa Bible Seminar na ito upang tayo po ay magkaroon ng bunga at tayo ay lumago? We should know this Grand Bible Seminar is really good chance to bear the good fruits in your Christian life. Dapat malaman po natin na magandang pagkakataon po ang Bible Seminar na ito upang magkaroon kayo ng mabuting bunga sa inyong buhay Kristiyano. Bible says, according to Luke chapter 15 verse 7, when the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy rather than 99 just a person who don't need the repentance. Kagaya nga po ng sabi sa Lucas chapter 13 verse 17 na chapter 15 verse 7. Sa chapter 15 verse 7, na masigit na may kagalakan at kaligayahan sa langit ang isang makasalanan na nagkakaroon ng pagsisisi kaysa 99 na tao ng matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yeah, if we
doing our best to evangelize many lost souls, and then if we can bear the fruits, our Lord shall be pleased. Kaya kapag ginawa po natin yung ating makakaya na magkaroon ng bunga, ang ating Panginoon, siya ay malulugod. But if we are only busy to do our physical the work, and then if we don't attend the Bible seminar, or if we don't have any interest, how can we bear the good fruits through our life? Kaya kung tayo hindi dadalo sa Bible seminar na ito at magtutuon ng pansin sa mga gawain natin na pang-pisikal, kaya paano tayo magkakaroon ng bunga sa ating buhay Kristiyano? Let's open the Bible, Philippians chapter 2. Tignan po natin sa Philippos chapter 2. Verse 21 and 22. Simula po sa verse 21 hanggang sa 22. Philippians chapter 2, verse 21 and 22. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesukristo, ngunit nalalaman ninyo ang na si Timoteo kung paanong naglilingkod ng anak sa ama ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. It's a contrast between two kind of person. Number one, verse 21, for all seek their own, not the things which are Christ of Jesus. So, verse 21, the person, although they are born again Christian, they are seek their own. What does it mean? They are living for themselves, although they realize the grace of God. Kaya sa verse 21, yung tinutukoy po ng mga tao dito, yung mga taong ligtas, ngunit sila ay nagtutuon lamang ng pansin para sa kanilang physical na buhay, physical na bagay, sa kanilang sariling kapakanan lamang. This kind of people cannot bear the fruits. Yung mga ganitong klase ng tao, hindi sila magbubunga. Verse 22, but you know his proven character that as a son with his father, he served with me in the gospel. So, Timothy, he did his best to preach the gospel, and then he joined in the works of the true gospel. Kaya po si Timoteo, siya ay nangaral ng Ebanghelyo at siya po ay tumulong pa upang magawa ito. So, what about the life of Timothy? He was able to sow many good fruits through his life. Kaya po si Timoteo, siya ay nag-ani ng maraming bunga sa kanyang buhay Kristiyano. You may know the Ezra, right? Ezra, he was in the high position in the Babylon. Kung titignan po natin si Ezra, siya ay mayroong mataas na posisyon sa Babylonia. If he would stay in the Babylon, maybe he would have a very comfortable life, physically. Kung siya po ay nanatili doon sa Babylonia, marahil ay nagpatuloy na magkaon siya ng mabuti at magandang buhay doon. But according to the Bible, Ezra, he decided and then he proposed in his heart to go up to the Jerusalem. Why? He has a responsibility, he had a burden to teach the Israelite and then to take care of the Israelites. Ngunit sa Biblia, sinabi po doon na si Ezra, siya ay nagpasya at siya ay nagpasya sa kanyang puso na aakit siya sa Jerusalem upang tumulong sa mga Israelita. Ezra chapter 7. Tignan po natin sa Ezra chapter 7. Ezra chapter 7. Sa Ezra chapter 7. Verse 10. Ezra chapter 7 sa verse 10. Babasahin ko po. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautosan ng Panginoon upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and teach statutes and ordinances in Israel. So in order to teach the word of God, the Ezra, he had prepared his heart. And then he went up to the Jerusalem. Kaya para po makapagturo sa mga Israelita ng utos ng Diyos, si Ezra inilagak niya yung kanyang puso at siya ay pumunta sa Israel.
So if we really understand the will of God, we will do our best to follow His will. Kaya kung nalalaman po natin ang kalooban ng Diyos, gagawin natin ang ating makakaya upang sundin iyon. Do you know the C.T. Studd, the founder of the mission group, HAM? Alam niyo po ba si C.T. Studd, siya po ay isang tao na nagpasimula ng isang grupo ng mga misyonaryo na tinatawag na HAM. The C.T. Studd, he graduated the Cambridge University and then he was an honor student. Si C.T. Studd, siya po ay isang honor student at siya po ay graduate sa Cambridge University. Maybe he would stay in England, maybe he would have a good job and then he had a very abundant life in England. Marahil kung siya po ay nanatili doon po sa England, marahil ay nagkaroon po siya ng magandang buhay doon. But C.T. Studd and his father, they were saved through the evangelism of the D.L. Moody from the America. Ngunit si C.T. Studd at yung kanya pong ama, sila po ay naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ni D.L. Moody na taga-Amerika. After C.T. Studd, he got the real salvation, he decided to devote himself for the preaching the gospel. Pagkatapos po na maligtas ni C.T. Studd, itinalaga niya ang kanyang sarili upang maipangaral ang ebanghelyo. So, C.T. Studd, he said, I will devote my life for the unevangelized country. Sabi nga po ni C.T. Studd na itatalaga ko ang aking buhay upang ma-evangelize ang isang bansa. So, HAM, Heart of Africa Mission, that was the former organization, the mission organization of the WEC, the World Evangelism for Christ, WEC. Yung HAM, ito po yung dating grupo na tinatawag na WEC. And from the WEC, WEC, they dispatched the missionary to the Korea. There was the one missionary who delivered the true gospel to our church, our senior pastors. Kaya po simula sa WEC, nagpadala po sila ng mga misyonaryo doon po sa Korea at pagkatapos sila ay nangaral doon at dito po isa po yung ating mga isa sa ating pastor yung napangaralan noon. So the missionary was the Case Glass. Si Case Glass po yung misyonaryo na iyon na nangaral. So that was the beginning of our church. Kaya dito po nagsimula ang ating iglesia. Now, we are also preaching the gospel all of the world. We are sending so many missionaries. Kaya ngayon din po, tayo din po ay nagpapadala ng maraming mga misyonaryo. In Korea, we have around more than 600 pastors. And in the overseas country, we also have around 180 missionaries. They are preaching the gospel in different countries. Sa Korea po, meron po tayong nasa 600 na mga pastor. At sa buong mundo naman po, sa ibang mga bansa, meron po tayong 180 na mga misyonaryo. Here in the Philippines, we have around 20 the missionaries. Dito po sa Pilipinas, meron po tayong 20 na mga missionary. So, we need to think about why the missionaries they came to the Philippines. Kaya kailangan pag-isipan natin bakit yung mga misyonaryo sila ay dumating dito sa Pilipinas. If they would stay in the Korea, maybe they would have a better life or a comfortable life. Kung sila po ay nanatili sa Korea, marahil ay nagkaroon sila ng mas maganda at mas mabuting buhay. But they came to the Philippines in order to preach the gospel. Ngunit sila po ay pumunta sa Pilipinas upang ipangaral ang ebanghelyo. Yeah. At the first time, there was only very few in the Philippine Lifeward Mission. Nung una po sa atin pong Philippine Lifeward Mission ay kakaunti lamang. Yeah, officially we started 2004. That was the first church of the Manila Central Church here in the Philippines. Yung official po na pinakanagumpisa po tayo noong 2004, meron lamang iisang church, ang Manila Central Church. But now, we have more than 100 churches and mission branches. Ngunit ngayon, meron na po tayo na 100 churches at mission branches. So we should remember, our church is growing every year, continuously. Why? Through the evangelism. And many brothers and sisters, they are doing their best to evangelize many lost souls. Kaya yung ating pong mga brothers and sisters, ginagawa po nila yung kanilang makakaya upang maipangaral ang ebanghelyo.
As you know well, the last summer retreat, so many the members attended, right? When we compare the previous the summer retreat in 2019, the last summer retreat, 4,506 the members attended. Kagaya po ng inyong alam, napakadami po ng tao na dumalo sa ating summer retreat. Doble po ito kaysa sa huling summer retreat po natin kaysa sa taon na ito. But this year, almost 8,000, right? 7,935 the members attended. Ngunit ngayon po ay nasa halos 8,000 yung mga taong dumalo. And so many people, they were baptized after they get the salvation. At pagkatapos din po nilang maligtas, yung ibang mga tao, sila ay nagpabautismo. I heard the one sister in the San Jose Del Monte Church, one sister, she's the teacher. And then she prayed for the sorority for a long time and then prepared. So she brought 50 newcomers. Only one person. Narinig ko po sa San Jose Del Monte Church na yung isang sister, matagal na panahon na po niyang ipinapanalangin yung summer retreat at sa iisang tao lamang, nag-imbita siya ng 50 na mga newcomers. Can you imagine the one sister the brought, evangelized the 50 the newcomers? Kaya naisip niyo po ba ito na yung isang sister, siya ay nagdala, nag-evangelize ng 50 na mga tao? For this, the summer retreat, she prayed for a long time and she saved the money every month from her salary. Kaya po yung teacher na ito, yung sister, siya ay nag-ipon ng maraming pera at para ito ay mapaghandaan ng and summer retreat. She assists the 50 newcomers the registration fee by alone. Kaya sa pamamagitan po niya, siya lamang po yung sumalo ng registration fee ng lahat ng mga newcomers na iyon. So, I'm not sure how many the newcomers are really saved, but I believe many of them, they were saved. And then God would be glorified. Hindi ko po alam kung ilan yung naligtas sa kanila, ngunit naniniwala po ako na karamihan sa kanila ay naligtas at ang Panginoon siya po ay talagang naluluwalhati. We should remember when we bear the lot of the fruits, our Lord shall be glorified. Kaya tandaan po natin na kapag tayo ay nagkaroon ng maraming bunga, ang ating Panginoon siya ay maluluwalhati. This is the reason why we must bear a lot of the fruits through our Christian life. Ito po yung dahilan kung bakit kailangan tayo ay magkaroon ng maraming bunga sa ating buhay Kristiyano. Gospel of John chapter 15. Ebanghelyo ayon kay Juan chapter 17. 15. Chapter 15. John chapter 15, verse 8. Juan chapter 15, sa verse 8. Chapter 15, verse 8. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. By this my Father is glorified, that you bear much fruits, so you will be my disciple. Yes, this is the true disciples of Jesus, when you bear the much fruits through your life. Opo, ito po yung tunay na alagad ni Jesucristo kapag kayo ay nagkaroon ng bunga sa inyong buhay. And when you bear much fruits, the Father God, our Lord, shall be glorified. At kapag nagkaroon kayo ng maraming bunga sa inyong buhay, ang ating Ama, ang ating Panginoon, siya ay maluluwalhati. Philippians chapter 1. Philippos chapter 1. Verse 11. Sa verse 11. Philippians chapter 1 verse 11. Sa Philippos chapter 1 verse 11. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Yeah, he also, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. So when you bear the much fruits through your life, it will be glory to the God and the praise to God.
Kaya kapag tayo po ay nagkaroon ng maraming bunga, ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa Diyos. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Verse 10. Sa verse 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, na namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yes. So that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So this is the true Christian life. Kaya ito po ang tunay na buhay Kristiyano. So, we must examine our Christian life. How much we are bearing the fruits through our Christian life. Kaya kailangan siriin po natin ang ating buhay Kristiyano kung gaano tayo nang bubunga sa ating buhay Kristiyano. Especially, those who are doing his best or her best to evangelize many low souls, she will have a good Christian life. Lalo na po, yung ginagawa yung kanyang makakaya na makapag-akay ng mga ligaw na kaluluwa, siya ay magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. If you really wanted to grow in the faith, please try to evangelize your friends or family members. Kaya kung talagang nagnanais kayo na lumago, pakiusap subukan niyo po na i-evangelize ang inyong kapamilya o kaya kaibigan. So, after you invite the friends or neighbor, and then if they really get the salvation, you will also do your best to take care of them. Kaya pagkatapos mong maimbitahan ng iyong kaibigan o kaya kapamilya, gagawin mo din ng lahat ng iyong makakaya upang sila ay alalayan. And automatically, your faith also will grow and then we shall be strengthened. At automatiko yung iyong pananampalataya ay lalago din at ito ay mapapalakas. But if you don't try to evangelize anyone, you will be like a baby Christians always. Ngunit kapag hindi mo sinubukan na mag-evangelize, kung gayon, ang iyong pananampalataya ay mananatili lamang na baby Christian. So, what is necessary to bear the fruits? Kaya ano po ba yung mga kinakailangan upang magbunga? Number one, we must show the good example, as the Bible says. Pinakauna, kailangan maging mabuting halimbawa tayo, kagaya ng sinabi ng Biblia. My family members and then friends, they know my life before I get the salvation after I get salvation. Alam ng aking kapamilya at mga kaibigan yung aking buhay bago at pagkatapos kong maligtas. There are so many examples in our churches. Some brother, before he get the salvation, he was a really troublemaker. Yeah. He was a drunkard and also he committed many sins. But after he got the salvation, he became the really new man. Kaya meron din po sa ating mga brothers and sisters, bago po siya maligtas, sila po ay mga manginginom, mga palaging naghahanap ng gulo, kaya talaga pong miserable ang kanyang buhay. So, through the change of his life, many people, they are impressed. The one made him change like this. Kaya po, pagkatapos niyang maligtas, siya po ay talagang nagbago, siya ay naging bagong nilalang. Kaya po yung mga tao, dahil sa pagbabago na ito, sila ay nagtataka ano yung nagpabago sa kanya. And also they wanted to know, why this brother is changed like this. At gusto din po nilang malaman anong nagpabago sa brother na ito. This is a very strong influence to other unbelievers. Kaya ito po ay isang malaking impluensya para po sa mga hindi mananampalataya. Let's open the Bible, Matthew chapter 5. Tignan po natin sa Mateo chapter 5. Matthew chapter 5. Mateo chapter 5. Verse 16. Sa verse 16. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. After we get salvation, we are still following so many worldly things and then our life is not changed. We don't have any power to evangelize family members or friends
and neighbors. Pagkatapos ng kaligtasan, kung tayo ay patuloy pa rin na tumatangkilik sa mga makasanlibotang mga bagay, at kung walang pagbabago, kung gayon, wala tayong lakas upang makapag-evangelize ng ating kaibigan o kapamilya. But Bible says, our Lord commanded, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Ngunit sabi po ng Biblia, ang sabi ng ating Panginoon, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. As a born-again Christian, we are doing our best to glorify the name of God through our Christian life. Bilang mga born-again Christian, ginagawa po natin yung lahat ng ating makakaya upang bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa langit. 1 Corinthians chapter 10 says, "Whether you eat or drink or whatever you do, do all these things to the glory of God." Ano man ang inyong ginagawa, kung kayo man ay kumakain o umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. That's why, after you get salvation, you must be changed. If you still have any sinful life, you should cut off, you should throw it away, you must put off the old man. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan tayo po ay magbago. Kung meron mang mga kung meron pa rin tayong makasalanan na buhay, kailangan ito po ay ating alisin at dapat na tayo ay magkaroon ng pagbabago, maging bagong nilalang. Yeah, as we learn the Colossians chapter 6, right? If you sow for the flesh, you will reap the corruption. But if you sow the spirit, you will live everlasting life. Kagaya po ng sinabi sa Galatia chapter 6 na kapag kayo ay naghasik ng salaman kayo ay mag-aani, ngunit kung sabu sa espiritu, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And also, we must when we obey to the God's word, we can bear the fruits through our Christian life. At isa pa, kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos, tayo din ay magkakaroon ng bunga sa ating buhay Kristiyano. Before we get the salvation, we were disobedient. We are the disobedient people. Bago tayo naligtas, tayo ay masuwayin, tayo ay hindi sumusunod. That's why we are not able to bear any good fruits. Kaya in nga our po, Christian life. Hindi po tayo nagkakaroon ng mabuting bunga sa ating buhay. But through the obedience, now you can bear a lot of fruits. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod, ngayon kayo ay magbubunga ng mabuti. Romans chapter 6. Sa Roma chapter 6. Verse 17-18. Simula po sa verse 17 hanggang 18. Romans chapter 6, verse 17 and verse 18, babasahin ko po. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Yeah. Before we were the slave of sin, but now we became the slave of righteousness. Noon, tayo po ay alipin ng kasalanan, ngunit ngayon, tayo ay naging alipin ng katwiran. That's why, as a born-again Christian, we should obey to the word of God. Kaya naman po, bilang born-again Christian, kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos. And chapter 6, verse 22. Sa chapter 6, sa verse 22. Romans chapter 6, verse 22. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman sa ng kabanalan ang kahitahanan ng buhay na walang hanggan. Here, you have your fruits to holiness and the end everlasting life. So, when you obey to the God's word, you will bear a lot of fruits through your Christian life. Kaya kapag kayo ay sumunod sa salita ng Diyos, kayo ay magkakaroon ng maraming bunga sa inyong buhay Kristiyano. And also one more thing. In order to bear the fruits, we must sacrifice ourselves. At isa pa, para magkaroon tayo ng bunga, kailangan isakripisyo natin ang ating sarili. From the beginning of the gospel, from the beginning of the Christianity, if there was not any the sacrifice, there would not be any fruits. Sa pasimula ng Kristyanismo, kung walang anumang sakripisyo, kung gayon, hindi magkakaroon ng anumang bunga. We know, in order to accomplish the true gospel, our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed His precious blood. Alam po natin na kung paanong tinupad ni Jesucristo yung Ebanghelyo, isinakripisyo po niya ang kanyang buhay.
Yes, Jesus Christ died for our sin. Opo, si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. If there was not a sacrifice of our Lord Jesus Christ, we could not be saved. Kung walang anumang sakripisyo mula sa ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo maliligtas. What about the former Christians in the beginning of the Christianity? So many Christians, they were martyred in order to protect this gospel. Paano naman po kaya sa sinaunang Kristyanismo, yung mga naunang mananampalataya, kung hindi po nila pinrotektahan ng Ebanghelyo, sila po ay naging mga martyr. And through the sacrifice of the former Christians, now we were able to receive this true gospel. At kung hindi po dahil sa sakripisyo ng mga naunang Kristiyano, hindi natin matatanggap ang Ebanghelyong ito. We also should know, if there was not other brothers and sisters' sacrifice, that we were not able to receive, that we are not able to be saved. Dapat malaman din po natin, kung wala yung sakripisyo ng mga brothers and sisters, ay hindi po tayo maliligtas. For example, think about this church building. Who built this church building? Halimbawa po, sino po ba yung nagtayo ng church building na ito? Actually, through the sacrifice of the Korean brethren, of course, some the Filipino brethren also, they joined. But majority of the Korean brethren, yeah, they sacrificed materially. And then, through their sacrifice, we were able to prepare this the church building. Yung mga brothers and sisters po yung nagsakripisyo para po sa building na ito. Siyempre po yung mga Filipino, meron din po silang parte. Ngunit yung kakamihan po dito ay sakripisyo ng mga brothers and sisters na Koreano. Our retreat center also same. Without the sacrifice of the brethren, that we were not able to prepare the retreat center. And then how can we conduct the summer retreat? Kaya ganun din po sa ating retreat center, kung wala yung sakripisyo ng mga brothers and sisters, hindi po ito may papatayo at wala po tayong summer retreat doon. In our Christian life, it is also same. If we don't want to sacrifice ourselves, we cannot bear good fruits through our Christian life. Kaya ganun din po sa atin, kapag hindi natin isinakripisyo ang ating sarili, hindi tayo magkakaroon ng bunga sa ating buhay Kristiyano. John chapter 12. Tignan po natin sa John chapter 12. John chapter 12, verse 24. Sa John chapter 12, sa verse 24. This is the what Jesus said, verse 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa, ngunit kung ito'y namatay, ay magbubunga ng marami. Yes, this is the important truth said by Jesus. Opo, isa po ito sa mahalagang katotohanan na sinabi ni Jesus. Most surely I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone, but if it dies, it produces much grain. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito ay mamatay ay nagbubunga ng marami. So, through this passage, we can understand, as much as you sacrifice yourself for Christ, you can bear much fruits in your Christian life. Kaya sa pamamagitan po nito, hanggat isinasakripisyo mo ang iyong sarili, mas magkakaroon ka ng bunga kay Kristo. In other words, if you don't want to sacrifice yourself for the Lord, you cannot bear any fruits in your life. Sa ibang salita po, kapag hindi ka nagsakripisyo ng iyong sarili para sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng bunga sa iyong buhay Kristiyano. So, our brethren, I'd like to ask you, what's your sacrifice for the preaching the gospel? Kaya sa atin pong mga kapatiran, tatanungin ko po kayo, ano ang inyong isinakripisyo para maipangaral ang Ebanghelyo? Today, we learned about Isaiah chapter 5, the God said the Israelite, God planted the choicest the vine, and then he expected the good fruits. But Israelite, they didn't bear the good fruits. Ngayon po sa Isaias chapter 5, napag-aralan po natin na yung Diyos, siya ay nagtanim ng mga piling puno ng ubas, ngunit hindi ito nagbunga ng mabuti, kundi mga ligaw na ubas. Through this story, we also should receive important lessons. If we cannot bear any fruits through our Christian life, God shall be disappointed.
Kaya kagaya po nito, kailangan tumanggap po tayo ng mahalagang aral na kapag hindi tayo nagbunga sa ating buhay Kristiyano, hindi malulugod ang Panginoon. But if we bear the lot of the fruits, our Lord shall be glorified. Ngunit kapag tagbunga tayo ng marami, ang ating Panginoon, siya ay maluluwalhati. So, from tomorrow, we are going to start the Grand Bible Seminar. Kaya simula po bukas, magsisimula po ang ating Grand Bible Seminar. I know the during our summer retreat, our Manila Central Church invited, do you know how many? 275 newcomers. Alam ko po na tayo noong summer retreat, tayo po ay nag-imbita ng 270 na katao. So this coming Grand Bible Seminar, if we only invite among them 50%, more than 130, right? Kaya sa atin po, kung iimbitahan natin sila, kahit na nasa 50% lamang, nasa 130 na katao yung dadalo. So, please do your best to invite them. Because when we bear a lot of fruits, our Lord shall be glorified. Kaya pakiusa po, gawin po ninyo yung inyong makakaya upang sila ay maimbitahan. Dahil kapag sila ay dumalo, ang ating Panginoon, siya ay malulugod. And also, when you bear a lot of fruits through your Christian life, you shall be also glorified in the heaven. There will be the great reward in the heaven. At isa pa, kapag ikaw ay nagsakripisyo ng iyong sarili at ikaw ay nagbunga ng marami, ikaw din ay magkakaroon ng kaluwalhatian sa langit, tatanggap ka ng gantimpala. As the Bible says, Daniel chapter 12 verse 3, those who are wise shall shine like the bright of the firmament, and those who turn many to the righteous like the stars, forever and ever. Yeah, there will be the eternal glory in the heaven. Kagaya nga po ng sinabi doon po sa Daniel chapter 3. Ng, chapter 12 verse 3. Sabi po doon sa Daniel chapter 12 sa verse 3, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. So, today, we learned about Isaiah chapter 5 and we received the important lessons, what we should do to bear the lot of the fruits. Kaya po ngayon, mula po sa Isaiah chapter 5, napag-aralan po natin kung paano tayo dapat magbunga. Yeah, so, especially, please cooperate one another and let us pray for our Grand Bible Seminar from tomorrow. Kaya simula po ngayon at bukas ay magsisimula po yung ating Grand Bible Seminar. Kaya ipanalangin po natin ito at gawin po natin ang lahat ng ating makakaya. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagpala naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na nakapakinig po kami ng salita ng Diyos. Through the Isaiah chapter 5, we have received the important lessons. Sa pamamagitan po ng Isaiah chapter 5, kami po ay tumanggap ng mahalagang aral. When we bear a lot of fruits, our Lord shall be glorified. Na kapag kami ay nagkaroon ng maraming bunga, ang aming Panginoon, siya ay malulugod. So we believe this Grand Bible Seminar is a good opportunity to bear the a lot of the good fruits. Kaya magandang pagkakataon po ang Bible Seminar na ito upang magbunga ng marami. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin nawa namin ang lahat ng aming makakaya upang maimbitahan ang aming kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. We believe when they are saved and then return to the Lord, there will be the great joy in the heaven. Naniniwala po kami na kapag sila ay naligtas, mayroong higit na kagalakan sa langit. So let us do our best to bear a lot of the fruits through our Christian life. Kaya gawin nawa namin ang aming makakaya upang kami ay magkaroon ng mabuting bunga sa aming buhay Kristiyano. For the rest of the fellowship also, our Lord is with us and guide us. Kaya sa natitira po naming fellowship, nawa sumama po sa amin at gabayan kami ng Panginoon. We pray in Jesus' name. Kami ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.